Yan, sa mapagpalang araw po sa ating lahat. Muli po, Arwin TV Official. Shoutout po sa mga bashal natin dyan. Buhay pa kayo? Buhay pa? Shit na. Ah, buhay pa. Hindi namatay. Ay, charot. Ah, ay. Dyan, ana. Ganunin mo. Ah, shit. Yun lang. So, may pinaano po. May binili po tayo kay Etherwen, ha? Yung pangako natin. Binan po natin siya ng makapal na foam. So worth of 5,000 po yung foam na yan. Kailangan natin bilhan kasi sayang naman na pagiging princess kung hindi natin bibilhan, diba? Sa mga nasasabi po dyan na bitawan ko na daw, hindi alam ka na naman, napanda ka na, pakialamera ka pa. Sabi ko sa'yo, pag matanda na, magiging mabuti na. Huwag na manginialam. Huwag pa na yung panginialam nyo. At saka channel ko to. Even what I'm doing in my channel, this is my channel. Ano lang kasi mabuti. Ngayon isa sa tao, huwag kayong doon. Ganun lang po. Huwag po tayong basta-basta magpa-stress. Kasi pag namatay po kayo, wala na. Wala na! Wala na! Hindi man tayo magkakilala, totoong buhay. Ito na po yung ano, hapunan. Okay, hapunan. Hapunan natin ito, kahapon. Hapunan natin, no? Bayad ko kasi kami. Okay, bigyan ko to kay Rowena. Kawawa naman sa Rowena. Huwag mong kainin yan. Sarap pati yan. May violet. Huwag po kayo may stress ha kasi sa channel ko, ako man ang nasusunod. Tsaka kung sabihin nyo, bakit ko pa binablog sa Eileen para sa content? Yes, kasi content creator ako. Hindi naman pwedeng i-vlog ko sa Eileen para mag engineer ako. Pubo ka? Content, bakit daw binablog ko pa si Eileen para daw i-content ko? Eh, vlogger, content creator ako. Ano to, buwang ba to? Baka siya nga. Ah, di kita maintindihan, sir. Buwang ka ba? Bahala ka sa buhay mo, basta ako. Content creator ako. Yun lang. Paano yun ginawa? Mahirap kaya mag-stress. Tara. Hindi kaya magpaka-stress ka. Hindi po namin kausapin ngayon sa Eileen. Hayaan lang namin sa Eileen. Ito po yung Gana Terwena. Oh. Ganda po ito. Lagay po ito sa mga... Saka maganda pati ito. Manyo po kami. Aming pag... Kuya! Niyo po kami. Pagod pag sumama. Salamat pala kay ano, kay Ma'am Minerva tsaka kay Ma'am Christy. Ayan, maraming salamat po. Tsaka kay Ma'am ano, Lily Girl. Ayan, Ma'am Lily Girl mag-send daw sa GCash. Hindi ko pa alam kung nag-send na at wala man dumating. Baka mamaya ma-send si Ma'am ano, Lily Girl. Brum, 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 brum. Ang goal po namin ngayon, walang kakausap kay Eileen. Hindi po natin kausapin ngayon si Eileen. Bayaan po natin. At puntahan natin yung... Sino kaya kinausap ni Andy dito? Tingin mo.
Naramdam mo. Wala namin alam kung sinong inano ni... Yun dito ah. Huwag na kausapin. Alam mo, panay lang laan. Panay layas lang. Hindi, out na sila dyan. Oh. Ang galing ano. Hindi na tayo mapunta kay Lapapin pagkatapos niyan. Nagawa na po yung kalsada dyan. Oh. Papatawid dun sa kay Lapapin. Sana matapos siya ngayong buwan. Papatapos mo? Hindi nga. Matapos na daw ni dyan dyan eh. Salamat po. Salamat po dyan dyan. Sa Eileen. Laking probinsya. Yun ang gusto niya dito, layas na layas niya. Kala niya siguro makakabalik pa siya sa bahay. Ini-anino niya, hindi na makatungtong doon. Paano yan? Bawal kasi. Ako, tutulong ako, pero ganito lang, magbigay ng ulam. Magbili ng anong gamit na ano kailangan nila. Ha? Huwag na, kailangan ko to eh. Init. Ayaw ko kasing makikita kang mahirapan. Diyan. Bawal nga. Try natin dyan dumaan mamaya dyan. So kung tingnan. Ha? Okay ka naman. Ang goal natin ay walang kakausap. May buwang tayo nakita dito. May buwang po. May buwang pa sa likod. Akala mo close kayo, no? Akala niya lang yan. Salamat po sa mga din nag-skip ng ads. Ito po yun. Ha? Salita ang aso. Sa tayo na. Tao po. Tayo na. Tayo na. Kuya, nakausap niyo po si Andy? Hindi. Na-attend na kani. Nasaan na, Aiden? Saan po kayong galing? Doon, sa Tabugon. Ayan. Sa Tabugon galing yan, sila dalawa ni Aileen. Kala ko na sa'yo, nag-alis pa na. Hindi, umalis na doon sa bahay, matagal na. Pumunta kay Andy. Kaya ngayon, pinauwi dito ni Andy kasi ayaw niya na daw sa akin niya, inano, sa akin niya, inaalam. Sabi ko, bakit sa akin at hindi man ako ang ano niyan, pamilya niyan. Sabi ko, ikaw maghatid dito. Ayun, hinatid nila kahapon dito. Hinatid ako dito. Hindi nata nagtulog pagkabi. Ngayon dyan. Tapos, ay sabi ko nga, kausapin si Ate Edna, tsaka yung si Ate Alinda. Kasi yun man ang kausap niya kung ayaw niya na, kasi ayaw niya na daw. Ang ano ko lang, gusto ko lang mangyari ay makausap kayo ni Andy kung ano yung plano ni Andy. Kasi okay naman sana yan dun sa bahay. Kaso, kinuha niya ulit. So ngayon, ibabalik na. Yung nga kabisitan doon. O, ibabalik niya na naman. O, ako ayaw ko na. Sapat na yung ano, kuya. Ayaw. At lahat din ng mga katigasan ng ulo niyan, grabe ang paghihirap ko dyan sa katigasan ng ulo. So ngayon, ang ano ko lang, gusto ko lang maano, if ever, akala ko nakausap niyo po sa kay Andy.
Nakita ko lang kaninang umaga. Hindi pumunta dito? Okay. Hindi kaya kinausap? Lala ka dyan, nakita ko doon. Sino kinausap ni Andy Aileen? Ha? Tanungin ko nga, baka bulaan ka. Galing na naman pala sa Bogol yung kinuha daw dito. Sabi naman inihatid mo daw. Hinatid, sumama siya. Kasi nung nakaraan, di ba, pumunta kami doon, nanood ka ng vlog ko? Hindi. Pumunta kami doon, inaway kami nung kapatid niya, hindi. Kasi bakit ko daw hinatid si Aileen doon? Eh, siya ang nagpapauwi doon kay Aileen. Sabi ko, ay ukala ko natin, sabi na Aileen, hiwalay na kayo. Oo. Oh. Ay siya nga, inanon niya ate yung... Para niyang binudol doon sa cellphone. Si Aileen, alam mo naman, pag tinawagan niya si Aileen, di ba nasa akin yan? Tinawagan niya si Aileen ngayon, sinabihan niya na bumili daw siya ng cellphone, ibibigay daw kay Aileen. So ngayon, ito namang Aileen, ayaw magpapigil. Sabi ko, once na umalis ka dito sa bahay, pag umalis ka dito, di ka na pwedeng bumalik. Sabi niya, oo, ayaw ko na bumalik dito, ganun-ganun. Naghakot na siya. Ayaw ko naman ate na, yung alam mo yung, sige, umalis ka, bigyan kang pamasahe, ganun. Siyempre, ihahatid ko doon para sigurado ako sa sarili ko at may video ako na ako mismo talaga ang naghatid doon kay Andy at nakausap ko mismo si Andy na pinapunta niya doon. So, ngayon ating ilang araw, pagbalik ko doon kasi in-update ko si Aileen, galit na galit yung asawa ng kapatid ni Andy. Kasi bakit ko daw, bakit daw pinagbalikan pa yung dalawa? Ano kung bakit hindi yung kapatid mo yung kausapin mo? Si Andy ang panay ang tawag niyan doon. Oh. Pag natawag niyan doon, eh kontento naman na yan doon. Maganda ng usap namin. Oh, tapos ngayon nakausap daw niya ako. Oo. Papasuntukin ko yung ikaw daw ang pinapaalaman niya at ikaw daw ang kamag-anak. Ay, ano takwa papaalaman? Ako mag-anak niya, intindi sa mga lukalukang. Kaya sabi ko sa kanya, sa akin niya naman iniwan yan. Sabi ko, bakit sa akin mo iniwan yan? Kaano-ano ko ba yan? Tutulong lang ako kung ano yung kaya kong itulong. Hindi na ako yung... Ay, na oh, hindi. Ano, umuwi na. Nasalubong niya ako dyan, oh, kanina. Sabi niya, Anya Tia, ihahatid ko na muna, Anya, si Aileen, sa iyo. Ay, bakit sa akin mo ba kayang kinuha? Sa akin may ihahatid? Saan niya yung kinuha? Sabi ko sa kanya, tangtangahin siya. Kasi ay... Sabi ko, kala ko, hiwalay na kayo. Bakit natin na kasama mo na naman yan? Inihatid niya sa akin ang vlogger. Bastos na gato si Andy eh. Garantado yan, baka yan, nag-boss na lang si Andy. Ako pa talaga sa mga sisi doon, ako pa inaano ng mga kapatid niya doon. Pagpupunta mo doon. Oo. Sabi ko, alam nga naman na iiwanan ko si Aileen ng kung saan-saan. Eh, ang alam ng niyan, inasa akin kasi binlog ko, inasa akin eh. Kaso, nung nag-usap kami ni Aileen na umuwi na siya at ayaw ko na nang bumalik siya kasi nga, ang desisyon niya, pag tumawag sa Andy, pag may anok sa Andy, pupunta. Eh, ayaw kong ganun. Gusto ko, pag iwalay na kayo para wala nang obligasyon ba? Ay, inihatid ko daw. Pag iwalay na Anya kami, ay inihatid naman Anya yan ang vlog. Nagpipilit si Aileen mag-uwi doon kasi may cellphone. Binigay ang cellphone? Hindi man binigay ang cellphone. Kinuha man lang din. Oh, ngayon Aileen, ang tanong, asan ka na? May bahay ka man na. Si Ate Lynn, dinaro naman to doon si Ate kay Sibin. Sabi ni Oliver, uli ba kayan? Bahala sa mga buhay niyan. Ako ay... Kaya tayo dyan, iba? Kasi pag aurora naman. Saka sa bahay, te, hindi din siya pwede. Alam mo kung bakit. Grabe ang mga pinaggagawa doon. At ang sabi pati niyan, ay ipinaaasawa mo daw siya doon. Oo, ayan ang grabing Ang grabing mga pinaggagawa sa amin. Pinag-aasawa mo daw sila, dinadala mo daw yan sa boarding. Sabi niya pa nga daw, pinatira ko daw siya na isang linggo doon kay Tite. Doon sa lalaki. Oo, Tite. Nabuang man. Kaya siya daw ay mapunta doon at siya daw ay makita na doon at pinag-aasawa mo daw sila. Oo, ganun daw ang niya. Pag nabuang siya naman ang aking kayo mga lokal pa kayo, baka
Oo. Dagdag na naman. Ako hindi na talaga ako diyan nagiiintindi. Maburuntis yan, mag-aranak yan, hindi na ako talaga diyan nagiiintindi. Ang titikas lang ng mga ulo niyan. Kaya hindi na yun makakabalik sa ano. Kasi ang usapan namin nito, te, ganito kasi yan, team. Yung isa, yung doon sa Paracani, tinutulungan ko din yun. Napabahayan naman na yun. Tapos okay na dapat. Ang gagawin ko dapat sa kanila, te, isasama ko sila ba sa mga vlog-vlog. Pero ang usap ko nito, wag na wag nang bumalik kay Andy. Ako na bibili ng cellphone, ako na mag-ano, ganun-ganon. Eh, makontento ba sa bahay ba? Ganun. Diyos ko, te, ang ginawa niya, te, gagapangin man niya ang lalaki. Siya man ang papatong, hindi man ang lalaki. Hindi yung lalaki, ayaw na magpa-vlog sa akin, ayaw na magsama ng ganito. So ngayon, ito naman, tinawagan ni Andy. Kasi dapat mag-vlog kami sa Tabugo, ay sa ano, sa Gumaka. Kasama to. Eh, hindi na siya pwede, hindi siya isasama kasi ayaw nung lalaki. Eh, yung lalaki, may ano din yun. May sakit din yun. Yung pag-ayaw, yung pagwawala ba kung ano, magagalit. Pinipilit man niya palagi. Kasi, pag sinabi kasi, pag ano kasi, pag parang mag-close na sila, ang iniisip niya kasi, Sila na. Ano magagawin ko nun? Sabi ko, paano mag-aasawa yung mga ganyan? Pupuntisan niyan po ganyan. Sa akin nga ako, inaano-ano niya ako ay. Ayun ko, di mo nyo, wag mo akong maano-ano, Aileen. At ikaw, pinatuloy kita dito, pinaano kita dito. Tapos kabastusan ng, yun ko, maligo, tayo, maglabas sa kalsa. Maglabas doon sa may, di ba, tabi mo kami kasana. Maglabas sa teriste, nakahubad lahat. Ay, Diyos ka po, Diyos. Kita ang lahat-lahat, wala nang, Maria, si tatawari ng kaya naman, hindi siya pwede talaga doon, te. Hindi naman ako ang nag-iintindi dyan. Yeah, ang akala ko, nag-usap na kayo ni Andy kasi sabi hindi ko siya. Kaya sabi ko sa mga kapatid ni Andy, si Andy ang mag-uusap doon sa mga kamag-anak. Kung gusto niyang iano na iwan na sa Aileen, huwag niyang yung mabalik-balikin. Kasi ang ramdam ko kay Andy, pag malibog na siya, sa kanya pa napapunta doon, eh. Sakalang malapit. Oo. Pero pag ano na, sawa na siya kay Aileen, ano na na, itataboy niya na. Kanina. Nagpayag ako na dumito ka. Baka kung kayo magkapansak yung ngipo. Ano? Hindi ako sa inyo nag-iirintindi. Basta tayo, nag-usap na tayo. Before ka umalis sa bahay. Andi, hindi ako mag-iintindi sa iyo. Kung saan mo yan kinuha, doon mo yan ihabilin. Nag-usap pati kami niyan nung umalis yan at ayaw talaga magpapigil. Nung tumawag siya kay Andy, ayaw tinawagan siya kay Andy, ayaw niya talaga magpapigil. Kasi ang inalok ni Andy, may cellphone nga. Bumili daw ng cellphone si Andy. Magaling din sa Andy mang ano. Alam niyang mukhang cellphone tong isa. Eh ako nga, hindi ko to binilhan eh. Kasi baka di na masabihan ng ganyan eh. May cellphone ba yan? Ibang cellphone yung binili ni Andy eh. Kaso iniwan... O ayan, puro ang dami niyang lalaki. Doon din niya natulog nung nandito yan. Doon natulog kay Rafael. Oo nga, sa Sabang daw. Nagganon daw sila ni Rafael. Tapos kinuntahan niyan siya ni Rafael doon. Saan yun? Sa Sabang yung nabagayo? Hindi ko lang alam. Sabang niya tayo ni Rafael. Pinuntahan niyan siya doon eh. Tapos hindi lang ako nakausap ni Rafael. Kasi kinuha siya doon. Ay, ano yung Rafael na yun? Hindi ko nga alam, hindi ko pa nakita. Hindi. Ito. Kausap nito. Tapos nagpunta doon sa bahay. Doon daw 'to natulog nung nandito 'yan. Yung sabi ko, wala ko naman akong alam kung anong mga ganap niya doon at kung nandoon 'yan, wala man din akong ano, ay layas man 'yan. Sino 'yung si Rafael ano, Aileen? Paano ka nakapunta doon? Kanila kanita po kami sa Minson sa layas pati to ay tapos doon ka nakatulog ha nangungutito ko talaga sa bahay ninyo wala yan wala yung pagkuntintin yan ay pa dito si Ruby ang kuntintin na dyan sa son ina pinahiwala doon sa ina may kanina ka na muang ka na talaga. Ang ganda-ganda ng usap natin sa bahay, di ba? Bago ka pumunta kay Andy, anong sabi ko? Huling alok ko na sa iyo dyan sa bahay. Pag umalis ka pa, hindi ka na makabalik.
Oh, di nagpumilit ka ang pumunta kay Andy. Oh, ngayon? Oh, akala mo ba makakabalik ka na? Hindi, ayaw ko na talaga magpabalik niyan doon, te. Kasi tama na 'yung usap namin eh. Ako tutulong ako, te, sa bigas kay Ate Rowena. Andy mismo ngayon. Nakausap ko ay kahapon nung gagabi. Hinatid kami ang naghatid niyan yan kagabi kasi galing kami Tabugon. Hindi mo pa siya nakausap na sinabing kausap na ako. Kausapin ka, ikaw ang una niyang kakausapin. At ikaw daw ang ano, ikaw daw ang kamag-anak nito. At sabi ko, sinabihan ko na ngayon sa Ate Edna and ayaw din Ate Edna kasi nagmimik nga yan sila ng mga gulo. Kasi lalo na si Aileen, kahit ano-ano lang pati ang mga sasabihin nito, chismis. Oo. Nanghingi nga yun. Nung unang punta ko doon, binigyan ko yun ng 900. Pauwiin ko dito, ihatid si Aileen kasi nag-away nga kami doon sa mga kapatid ni Andy. Kasi inano nila si Aileen doon. Sabi ko, ikaw ang magsauli niyan kasi ikaw man ang nagkuha niyan doon. At hinatid ko yan si Aileen dito dahil tinawagan mo. At may video pati ako na tumawag siya na grabe ang alok niya kay Aileen na uuwi dito Aileen kasi may cellphone akong ibibigay sa iyo. Ang ending, hindi pala binigay yung cellphone. Pang ano lang pala niya. Napapasiping lang, kaya nawabunta yan. Oh, yun nga yun. Ngayon Aileen, ano na? Dito ka na lang, makontento ka dyan sa bahay niyo. Maglinis ka dyan. Ako, tutulong ako sa ulam, bigas nyo. Higaan, oh. Para makontento ka. Higaan ka na. Talikod mo, rabas na din yan. Ano? Layas man to, ah. Ayaw to magpaano, eh. Kahit anong sabi mo niyan, hindi mo man yan. Hindi ka mo isa, ina. Nakahintarang din niyan. At mamaya matawid naman doon sa ururahan. Malaki na kita ng kaya na yan, ang ganda ng usap natin, ayaw mo makinig sa akin, kaya ayaw ko na talaga. Kumari naman yung ayaw kay Andy, panagtawag pa si Andy, sabot chibo. Oo, napunta. Lalo na pag may pera ate, agoy, hindi mo mapigilan. Pero pag daan niyang kapon, magkalayo. Pag daan sa bahay, magkalayo. Ganyan yan sila, parang mga ano. Ate, parang natin talit siya din. Kung babayan si Kwan, hindi nasa huli si Andy. Magkagalit. Ay, baka sa akin. Kaya niya ate Karo, nahin si Mama, ay baka natin nasa Ororhan. Kumaya may nagbalik. Patungdo kay Ate Linda. Ako sabi niya lagi, ha, daan naman na niya yung dalawa. Patungo naman daw dito. Hindi nga, tanatulog sa kanina. Balik na ulit. Alam mo ito nga doon si Ate Linda at nasa birthday yan. Nasa ano kay... Nakausap kaya niya si Ate Linda? Nakausap ninyo? O ano sabi sa inyo? Bulaan yan. Hindi man to, hindi man punto, hindi man to magpagkatiwalaan ng... Kasusunod lang niya si Oliver Rado, si Ate Linda kay Seven. Pausap nga niya, hindi ka hapo kagabi, ho. Sabi daw ay... Magkatinawagan? Kay Andy ay... Kung dito ka sa... kay mama mo, kung doon kayo sa Tabugon... Ano? Oh, sabi mo? Ano sabi mo? Ako lang. Eh. Mga kapatid. Dapat yan, wag mo yan bibigyan ng pera. Yan nga, at naglalayas. Dapat pala, walang pera to. Pagkain na lang, ibigay mo. Nakakarabas agad yan. Alam-alam niya nang kuna. Saka nagpaparapaload yan, kaya mga nakukuntak niyan ang... Nung nandun yan sa bahay, napasok yan dun sa tindahan, nangunguha ng pera. Kaya di na talaga yan pwede doon, te. Ay, siya daw pag ang takaluto ninyo. Demonyo. Te, kumuha ng mga pangluto doon. Tapos yung luto niya na parang pagkain ng baboy. Siya lang din nakain, pinaghahatid niya doon sa mga kapitbahay. Diyos ko po. Nagpansit siya kay ilang, ang dami-daming pansit. Di man kami nakain ng luto nito. Mahawa pa kami. Sino? Pag maihi daw siya, pinusubukan daw siya. Sino mo siya sabi niya? Kakaidip nga daw sa kanya. Sino? Pinagsusubukan ito? Nakapagalantay daw sa kubita. Na pinagsusubukan daw kayo. Ano mo yan? Sinisiraan pa kayo? Yan na nga ang ayaw namin, te, sa kanya. Alam mo ba, te? Nag-iisa lang siya doon sa taas, second floor. Kasi hindi pwedeng may kasamang mga lalaki doon. Second lang kami sa baba. Andun kami lahat sa tindahan. Doon, sabi niya, may agapang daw siya nga. Diyos ko, Mar Joseph. Kahiga.
Hindi ka kinakalabutan sa mga sinasabi mo, Aileen? Sabi, naging istorya yan. Kahit mabuang ako, Aileen, hindi ka magagapang. Ang dami niyang gawin ito sa inyo. Kapag siya daw ay nagdiri, meron daw nagdiri sa inyo sa... Ay, nakabantay daw paglabas. Diyos ko, Mar Yusef, ni Santissima. Paawaan ka. Ano daw, te? Sinagapang ata sa kwarto. Ay, gano'n daw siya. Punta sa daw doon. Sinong gumapang sa'yo, Aileen? Ha? Driver daw ninyo, engine yun. La, ikaw pala. Ito, driver ko eh. Ayan, kasi nasabi, driver daw ninyo. Ikaw sinata daw sa kanya. Sa kilabot ka, Aileen. Nagapang mo pala. Yawa. Diba ay natin nag-i-store na pumunta? Kaya nakalaman ko. Kapal ng mukha nito oh. Ay, sa mukha po daw nga siya pag-iihi. Nakamatay naman ako, Aileen. O, yung safe ka, Aileen. Inuring ka namin kapatid kaya doon, alam mo ba yun? Nakakahanap pa kami ng away dahil sa kanya. Nakakahawa, nakakaano ako ng away dito sa mga kapitbahay dahil dito, te. Kahit ano-ano, mga pinagsisismis. Sa may mga katungkulan, baka mapasama pa kayo dyan ang kasulubong. Yun nga ate, parang may nag-ano doon na mga, ano ba, sa DSWD kasi malapit kami center eh. Kaya nag-ano, report, tinanong siya, ito naman kinausap ito eh, ito din mong gulod, paano mong ma... Kinausap ng ano, ng taga, iwan ko taga saan yun. May tungkulin sa ano yun eh, sa City Hall, ay doon sa may... Kaya sabi ko, hindi pwede talaga to dito kahit ano... Kasi sobrang kasinungalingan nito eh. Binabaliktad pati niya yung gawa niya. Ninagapang ka pala ni ano? Ni Janjan? Tigas naman ang mukha mo. Kapal naman ang mukha mo, Aileen. Ganyan pala mga pinatsisimis mo, ha? Sabi ko nga, Diyos ko, baka mabuntisan yung Aileen na yung gawin. Diyos ko, te, siya ang nakikipag-anuhan, te. Siya ang nagagapang, te. Alam mo yung hindi na matutulog yung lalaki, gusto na magpa-uwi. Gusto na magpa-uwi, tapos ayaw niya naman na doon sa tindahan kong patulogin. Inaano niya, yung, ano tawag nito, iyak-iyak siya, te. Ano, sisigaw ng madaling, ng gabing gabi. Tapos may kapitbahay kami doon ng mga nagtatrabaho sa opisina. Kaya sabi ko nga, ay bakit pinagtatagal mo yan doon? Ang ano kasi noon, te, ay ayaw ko din na baka dito, siyempre sabi mo baga na ano, na hindi ka magparaintindi. Ayaw ko na mangyari ba na baka mabuntis ang iba, mga ano. Kasi inaakit ko to na, anong gagawin noon, te, yung parang hindi na siya mabuntis ba? Ayaw naman niya magpaano, magpaganon, te. Kala mo ay kaya niya. At gusto mo na yung mag-anak. Ayaw niya! Ay, oh. Magpaturok, aba Diyos ko po. Ay, magpaturok, ay mahilig. Kaya mo magbuntis? Pagkanak mo kanya na imamatay na yan. Hindi man ako dyan mag-iintindi. Kilalaki. Kung noon ay iniintindi ko yan at kawaawa ngayon, hindi ako mag-iintindi niyan. Kahit nakita ko yan dyan, ano, di ko yan dyan irintindihin. Layas, pati. Kasi anong oras ng gabi ay. Natin, dito ko siyang sa'yo naglalala. Nakasawa din ang kaiintindi niya sa mga pauna yan. Ano masabi nga yan doon, yung anak ng disabled yung lalaki, si Idol. Kasi ayun, gusto niya si Idol. At baka nung repeat mo si Idol, walang ka mong umuhan. Dalag ba nung binata ko dyan, ano? Hindi nakakatuwid. Gusto daw niya. Ang ikaw na aking bumawi mo, matapang mo. Ay kung siya nananganin, anong kakwan. Kakwan nga ni Idol. Kung magtino ka na sana, Aileen, kaso hindi ka na kasi titino, kahit anong gagawin ay. Tulad niyan yung mga pinatsisis mismo. Kala mo kaganda-ganda mo, kabango-bango mo. Yan daw ang tagaluto ninyo. Kapal ng mukha. Tagaluto sa kanya, te. Sa kanyang pagkain. Siya ang magluluto. At ayaw ko naman, te, na isasama namin siya sa pagluto. Kasi alam mo ginagawa niyan, te. Parang ano, parang prinsesa doon. Ayaw ko ng ganyang ulam. Te, hindi nakain ng isda na prito. Gusto niya siya magluto. Kaya ang ginagawa ko, kaya ang ginagawa ko sa kanya, o ikaw ang mamili ng ulam mo, saka ikaw ang magluto. Kaya abunda siya ang magluluto sa pagkain niya. Ay, doon daw siya na po sa unahan ng kaninyo. Doon siya. Kaya siya kayaan. Oo, ginagawa pa daw niya yung, eh, magkaya na sinasabi. Ginagawa pa nga daw yung ganyan, ng driver. Tingnan mo yan. Kung bastos si Aileen, ano? Ang ini-istorya niyan. Ang lakas mo, Aileen. Kaya nakapunan ko yan, pagpagusto. Wala kang sinasabi. Sino sinungaling? Si nanay. Wala daw siyang sinasabi. Gusto niya yung nalang,
kung sunada niya ang lalaki, nagbagawa siya ng kababalaghan. Istorya daw. Parang yung pahit-asawa ko. Parang sa bahay nag-i-istorya ng gain yan. Kapal ng mukha ni Aileen. Simula ngayon, Aileen, di na kita tutulungan. Nasa taas, unahan daw siya nakasakay. Sabi niya. Neighbor man niya nakasakay sa una. Sabi ko kay Idunay, Diyos ko, baka bukod sa inyo. Kailan pa yan nakasakay ng sa unahan? Gusto ko yung sakay doon sa nagaya ng gulong eh. Sa unahan ng gulong pa yan. Basto si Aileen, ano? Walang paparain kong gana. Pakikwarta, pati niya, pag may kwarta ay. Diyos ko po. Log dyan ang log. Kasi noon. Dito, wala yung katik-tikan ng kalalayas kung saan siyang dyan. Ano, ano masasabi mo? Gay, ginapang mo pala. Gusto daw si Kiko, gusto daw kaya si Kintaro, tapos si Kuya Galtan. Darap ba pala yun? Kung ganun pala ba eh. Aileen, alam mo ba yung mga pinachismis mo? Sina mo. Mula ang maigi. Paano kaya yan tingin ano sa Desa Bulyo din? Ang pamilya man kasi ang mag-ano eh. Pag ano lang kasi hindi siya approve eh. Ay hindi siya ano eh. Ayaw na rin naman yan eh. Hindi lang mga pamilya niyan. Ayaw na rin naman yan. Nagpunta kami doon sa Tiyan. Oo. Ayaw magpaturok nga. Problema na naman yan. Hindi naman pwedeng lahat ng amin ate. Hindi pwedeng lahat sa amin na. Tama lang yung mga pagkain, mga... Oo, hindi man pwedeng sa akin lahat. Saka, oh, hindi man ako ang lumapit sa kanila ate no, nung mga anak yan. Sila man ang nagpunta dito at manghingi ng tulong. Ako lang ang nag-ano niyan sa inyo. Ay oo. Mabuntisan na naman. Problema na naman yan. Di establish din nakakasakot dyan sa ganyan. Ate Rowena, mayroon talaga yung nagbibigay dyan ng pang-ulam. Nakabudget ang pang-ulam niya. Kaso lang, hindi siya pwedeng... Naman yan, di ba, dyan, oh, si Aileen, wala talagang may gustong ano ko dyan. Kasi... Maghapon na po yan dyan sa layasan. Kung siya abuti ng pagkain doon. Wala na nga sa kanya mag-iintindi. Ay sana, doon sa binibigay ni mama niya, sakit na siya doon. Mangulpinto lang siya. Ako makontento. Makontento. Wala na yan. Diyan ang kinilakihan yan eh. Ang problema yan. So ngayon, wala na. Wala ka nang ano, dyan sa inyo, doon ka mag ano. Kita mo, si Ate Linda niya nang nag-aarap, hindi dyan ay ayaw sa kanya. Ayaw na nga sa kanya. Ay ako ba? Kahit ano daw ang mga pinagsasabi nga daw. Kapati si Diego, pamantalahan niya. Yung kalaki na Ate Linda. Ayan ang nag-aarap, hindi dyan mulat-mula. Pag gusto niya ang lalaki ay kuhan, ano ang bubulaan. Mas kung nakakilabot ka, Aileen. Kailan ka kaya magustuhan ni ano no? Dyan? Kasi daw ay nagkakamano. Daw siya nasa unahan ay kapatapatan ng ganyan. Saan ka nag-ano ng ganyang ano, Aileen? Sarap mo tapatan ng dila. Bata eh. Patay natin ito? Di ba po? Maihi daw. Bilapan tayo daw sa labas ng kubita. Aileen, saan ka naka-ano niyan? Tapos, ginatapag daw siya. Kung sino, sinungaling sa inyong dalawa? Si nanay, nagsinungaling, ganon. Babulaanin mo pa ako, mabubuo ko yun. Sabi ko nga doon sa asawa sa ako, Diyos ko, baka mabuntisan yung doon si Aileen. Di naman kami buang, uy, Diyos ko, Mariose, para. Diyos ko. Na-Aileen ito. Sobrang maiging bula. Nakinggan ko lang yung ibang viewers ko at gustong... Ako nga daw mag-intindi. Pinasamantala naman na yan niya. Kaso hindi man pwede at ganyan nga. Kahit ano-ano nga pinagsasabi, kahit sa kapitbahay, magsasabi, hindi daw siya pinapakain. Hindi daw siya binibigyan ng pagkain, hindi daw siya tinitirhan. Hindi mo na lahat-lahat yan, ganyan pamuungos niyan. Ano kaya yan? May utak ba yung mga sinasabi nila na ano? Ano ba yun? Alam nila yun? Alam marahal, kaya lang nga, bulaan nga ang Unibika. Doon mong istel niyan. Nakaka-irritante yan. Kasi magaling naman siya pagdating sa ano, teke, yung bilangan. Alala-alala, yung mag-alala, yung kahit sobrang tagal na, maalala niya pa yan. Memorize mga number ng mga lalaki niya. Apat yung lalaki niya tinatawagan, memorize lahat. Kaya nga, nagtataka din nga ako, bakit natin kilala yung lalaki na yun? Sana ako kuha yung number na yung lalaki.
Nagparadis ko nga daw yan nung nandito. Nagparadis ko yan. Tapos doon daw nang hingi ng number. Tapos yung ano pala, may asawa yung isa. Gusto niya asawahin kasi may asawa na. Agawin daw niya. Kaya ito ngayon, Aileen, nawala na. Oh, dami mo pang sinasabi dito. About kay ano? Ginagapang ka daw ni ano? Aileen? Tiriga mo na yun sa ina at siya. Sa inyo hanapin. Natatawa ka pa. Kala mo, ano yan, maganda yung mga sinasabi mo. Pagkaramdam ko niya, pag gusto niya ang lalaki. Gusto niya kunin. Alam mo ate, nung umuwi to, na nandun yan doon sa bahay, nung umuwi to, ate, parang namatay yan. Pante ang iyak niya, ganun-ganun, oh. Kaya bakit umuwi ka sa asawa mo? Hindi mo na baga ako mahal. Narabuang na. Tawaw. Akala man niya mag-asawa sila, nabuang man. Magkasama man lang sa bahay. Kaya hindi ka talaga pwede, Aileen. Kasi pag mabait sa'yo, ginagawa mong ano. Oo, talaga nang mahal-mahal siya. Ay, Diyos ko. Ay, intindi na nga, isipan ka pa. Sus. Kapal naman ang mukha mo, Aileen, oy, para ma... Diyos ko, Mario Joseph Santissima. Nandito ka na lang. Kaya tama yung decision ko, Aileen, no? Na huwag na huwag ka nang mabalik doon sa bahay. Kasi ano-ano pa lang mga pinagsasabi mo. Baka pinagsasabi mo na yan doon sa mga kapitbahay doon. Buti kayo dito ate at alam nyo ang ugali na Aileen paano doon sa lugar namin. Oo, yung mga pinagsasabihan niya. Pag yan ay nagsumbong, halimbawang may sinumbungan niya na huwag hindi kayo ay mapapasama. Yun nga po ang ano ko ay tinatakot ko. Paano, buti dito at kilalaman ang ugali niya doon sa lugar namin. Baka doon magsisinungaling magaganyan, Diyos ko, mapahamak pa ako. Eh kayo na nga. Mapahamak ka talaga dyan. Magkawin ninyo yan dyan, iintay ka ninyo dyan sa ina. Nang hindi sa kanapin sa inyo. Diyan na talaga yan sa inan niya. At saka di ko na din yan bibigyan ng pera pala. Kasi kung may pera kahit saan saan ang ano, lipad. Kaso sa Ate Rowena kasi minsan kasi may sponsor nagbibigay ng pera. Binigay ko kay Ate Rowena. Kinukuha niya ng pera. Kaya nga, kinabukasan ko sabi ko, Ate Rowena, saan pera mo? Ando na kay Aileen. Kinukuha niya. Mamahal naman niya ng ina. Kaya nga, pag sa Aileen, hindi niya maano. Ang pala kung nakambigyan ng pera, bigas ko tulang naman. Italo mo isang DSW kung dapat gawin niya. Para naman ano yung pagkain ang ginagawa. Maski... Ano ba yung, ano ba yung tawag nun kayo yung ano, yung sakop niya lahat ng buong barangay? For example, Binson, sakop niya lahat ng Binson. MSWD, ano ba tawag nun? Meron yun, iba yung sa DSWD. Yung DSWD, parang isang ano lang yun eh. Parang sa isang barangay lang yun ata or isang ano? Bayan. Oo, isang bayan. Pero pag yung sakop niya na lahat yung ano, under niya na yung, di ba may MSWD, may... Meron pa yung... Kung magpakabait baga, bakit hindi baga tulungan na pakabait kong tao? Kaya sobrang stress ko. Ayos lang at ayaw kong makita na ganyan. Parang sabihin, binablog nyo tapos hindi nyo... Ito man lang ang binablog ko na hindi talaga umasinso. Hindi man din maintindi. Ay, wala naman. Alam nyo bagay yan. Pagkailang bagay yan. Ilan niya, wala naman din alam yung ilan niya. Maninira pa. Ilan dyan kung nanin ang tabi tayo. Kaya yung bahay tayo, hindi talaga matuloy-tuloy yung bahay tayo. Alam kung bakit. Laging ayaw na ipagawa nung sponsor. Kasi makikita, lalo na yung binibigay na foam, lalo na yung mga... Ang hinagap, ang daming yung ibinibigay. Wala talaga natitira, kaya hindi talaga pwede. Kaya sabi nila, pagkain at ano lang talagang pwede sa kanila. Kasi mas importante sa kanya ang pagkain eh. Ay, ina, ano? Siligan! Ay, yung limang upuan, wala na ginawa ng ano. Yung panggatong. Yung panggatong. Yung ganyang bagong bangko. Ginato. Paluto. Yung paan ng isang, yung paan ng lamisa doon sa taas. Muntik nang igagatong yung isa. Tatlong jura box ginatong. Jesus, patawarin ka ng wala nang ang ano? Wala lagay ng ganito. Max 19. Yung mga uruka na naman ng malalaki. Plastic. Hindi pwede talaga. Ang ilin na yan ay naati-atindi ng natulong doon sa ina. Ay di hindi. Kasi may ano naman chat eh. Kaya sabi ko, if ever na okay sana sa ilin, alam ko kasi maging okay. Sabi ay bibilhan ng gasol, kukuryente yan. Ay. Ay yung... Ay,
Yun pala, ito pala ate, linawin ko dito ate no, kasi may nagsabi kasi na ano daw, yung ako lang daw nagsasabi na bawal ang gasol sa kanya. Eh si ate po, kamag-anak yan. Ako sa iyo, di ba ate? Nagsabi ako kung pwedeng bigyan ng gasol. Oh, sa ate na pong nagsabi na hindi pwede kasi... Nasasarabuban lang yan. Pag baka pagdating ko dyan, abo na. Baka kung yan ay nagsalang ng sinain, iliwanan. Ng pagluluto, iwanan, sunog. Delikado yun. Kasi gasol yun, Diyos ko, nasabog. Wala yung... Sabagilhan mo na nga at nangyan ay nakaulos na. Ano tayo? Bibilhan na lang daw para... Ilan mo na? Problema niya na pag nabuntis na naman ang sa itsa. Sumunog na yan? Ano kaya yan maano no, makonvincing ano? Yung bilhan ng cellphone. Bilhan ng cellphone tapos palagyan ng ganun. Ano ba tawag natin yung hindi na talaga? Yung hindi na talaga siya mabuntis? Ligate? Hindi man pwede ligate niya kasi bata pa na. Nilalagate niya kasi ay nagpanag-anak. Pag nag-anak ka ng tatlo, ano pwede niya? Turok talaga. Ha? Implant. Anong implant yung ilalagay? Yung nilalagay dito. Sabi niya meron daw siya. Sabi, bulaan nga. Hindi ko din maintindihan eh. Kita yun, para yung palito ng puspurong. Baga na ano yun, nagalaw-galaw yun, matigas yun, di ba? Parang... Kita yun dyan sa ganyan. Oh. Kasi may ganyan ng tita ko. Yung lima na ito dito nakalagay. Parang gayang kahaba yung palito ng puspurong. Parang palito ng puspurong. Hindi na magpalagay. Kaya na magpaturok. Hindi na turukan, parang alam na. Dumami yan dito sa ano, Binson. Kukan lang. Dumami ang ganyang lahi. Ang dami nga damit na ano, nawala naman din lahat. Wala nang, kada alis nga namin, pag in-invite kong siya, Terwin, napunta tayo sa ano, kasi minsan, kailangan pang bumili. Diyos ko, yung binili ko na, yung nagpunta ng ano yan, birthday ni Rina, ang mahal ng damit na yun, te. Na, sabi ko sa'yo, nasa, ginawa na niyang ano, yung pang gala-gala dito. Kinuha ko yun, dinala ko sa bahay kasi para if ever na i-invite ko siya sa mga ganyang ano, okasyon, mas ko ayaw magtumigil kung hindi niya makuha. Mandudura pati yan pag hindi mo ano, mandudura, mambabato. Ay, sabi ko sa ite, oo, ay sa Manila ti, para ako mamatay. Dahil sabi ko kailangan nang mauwi ito kasi mamatay na ako dito. Eh doon sa barangay namin, bawal talaga mag ano, yung sigaw-sigawan. Lalo na pag ano, yung gusto niyang kumain ng kutsinta, tapos madaan, tapos hindi ka makakabili. Ha, demonyo, yung papatayin ka. Kukuha yan ng ano, yung buti, yung muntik na akong napukpok. Diyos ko, sabi ko, papatay talaga to sa Teruena. Ibang tinamaan, kagaliba sa iyo, ibang tinamaan. Tinamaan nga yung si Jumari, yung dito, yung tomboy na kasama ko dito. Tinamaan dito, ang laki na baga ng pasa. Sino may gawa? Si Teruena, doon sa Cavite. Kaya ngayon, ayaw na nang bumalik nung ano, tomboy, ayaw na niya bumalik sa akin. Kung si Rowena daw, ibablog, mamatay daw siya. Sabi ko, pag... Pinaparatulang ko yan. Ay, ito, kinukurot ko yan dito. O, ginaganon ko yan. Kahit sino, sobrang... Kahit sino naman siguro, tino, mainis talaga, maubos ang pasensya. Kaya hindi ko talaga maano minsan, na minsan, sigaw-sigawan ko at hindi man makikinig pag hindi mo sigawan. Hindi din malinig ko kung hindi mo sigawan. Oh. Ay, naligo yata ngayon at naglaba dyan sa ilog. Bakit ang bumba noon at sa ilog naglaba? Ano nangyari sa bumba, Aileen? Ano ho, nahugot po yung natin ilalim ho. Anong nahugot? Pinalihan kang makaraan. Di po yung nasa ilalim, yung nasa ilalim nito. Sira. Ano, wala kayong ingat kung mag-ano kayo nilulukso-lukso ang panin nyo. Kaba, tira, maghirap na kayo kung saan kayo maligo. Masanaro na nga. Baka yung dito. Baka yung dito, oh. Tao, Aileen. Kaya doon ka sa inyo, Aileen, ha? Ay, grabe ang mga pinagsasabi mo. Yan. Kinaupo mo daw sa saunahan, katabi mo. Tapos sinawakawakan mo daw yung ano niya. Anong amoy ano? Kupo. Pagkamatay na lang talaga ako. Hindi naman. Ni. Ayun, pamilya na yun eh. Aileen ha. Ang sabi.
Sabi niya nga niya, hindi na kaya sila eh. Ano pa ako? Buti nga ako at yung tulungan na lang. Oh, yung mga basher dyan na ano, kayo na bahala magpakuha dito. Kahit yatid ko, ako na bahala sa gasolina. Kahit maubos ang gulong ko, kahit sobrang nipis na ng gulong ko. Ngayon, Aileen, saan ang punta mo? Kasi sa akin, hindi na ako pwedeng tutulong sa'yo kasi napakasinungaling mo. Anong pinagsasabi mo? Pinagsasamantalahan ka doon? Kapal naman ang mukha mo. Hindi naman. Aileen, hindi naniwala sa iyo. Mas naniwala ako doon sa matanda. Kasi alam kong hindi yung sinungaling. Ikaw, alam kong sinungaling ka. Kaya huwag kang maghindi-hindi naman. Dito ka mabubulok. Hindi mo baguhin yung ugali mo. Mamatay ka na dito. Hala ka sa buhay mo. Hindi lang tayo nakapunta. Naging ganito na. Mamatay na to kasi nadaan na tayo. Kapal pa ng mukha mo. Ginagapang ka na dyan. Oo ha. Ang lupit mo naman. May issue. Hindi ka makakatikim ng pera sa akin. Maghanap buhay ka. At ito ang huling ano ko na bablog ko si mama mo lang. Ikaw bahala ka sa buhay mo. Saan ka mag lumaliw. Hindi ako maang tulong sa iyo. Kasi bumba, sinira nyo na. Lahat na sinira nyo na. Ano? Ano sabi mong nahugot, Aileen? Ha? Ano sabi mong nahugot? Anong sabi mong nahugot, uy? Ha? Lahat ng kasinungalingan, nasa iyo na ha? Ano naruwi na? Magbubuso naman tayo. Kasi marami na naman uling dyan. Wala? May nakita ako. Huwag mo kong mawala-wala. Hmm? Hina mo, uling! Wala pa din yan? Ha? Wala pa din? Yan oh! Mag-ugit ka na naman ng tubig dyan. Copy that, Roger. Ikaw din, maligo ka na, bilis! Na. Baho mo na, mukha ka lang. Sa Aileen, natuloy na. Dito na yan, ha? Ikaw na bahala dyan magpakain sa anak mo. Nag-usap na kay ni Andy? Nag-usap pa kay ni Andy? O, anong pinag-usapan nyo? Ano nga pinag-usapan nyo? Huwag ka magsinsunungaling sa akin. Dito na daw nga si Aileen. O, anong gagawin? Ikaw magpakain kay Aileen. Bakit doon ka sa ilog naglaba? Ha? Bakit sa ilog ka naglaba? Alam mo bang maalat yun? Bakit? Ano, Aileen? Yung bahay nyo, linisan mo. Huwag kang magpara-sirip-sirip dyan kasi dito ka titira. Tukin ko pa yung ulo mo pag mauuo ka dyan. Yung nilalayas mo, kung nililinis mo yan dito, may mapapala ka pa. Hindi yung...
Yan, doon niya rawin na ha. Ito oh, Pom. Yan, Pom. Doon niya rawin na ha. Ayan, Pom. Ano sasabihin? Ano sasabihin? Lamot. Ito, nilalaban to, Day, ha? Nalalaban yan, Day. Pag hindi mo yan nilaban, Day, sabi ko. Ano? Nalalaban nga yan. Oo. Bakit ayaw mong makinig? Buksan mo. Ano na naman to, Ruben? Ilabas mo, sabi! Ayan. Ayusin! Ayusin! Hindi yung panay ang ano mo. Sisira pa to eh. Balikad sa uling. Sa uling mo na agad nilagay. Sa uling na agad. Malayo ka muna. Lipit mo muna yan kay maulingan oh. Yan oh, may uling oh. Ba't ngayon tagalit ka? Galit na galit ka. Bakit nagalit na galit ka? Tinan mo na, dito na yun sa Aileen ha. Ikaw na mag-asikaso kay Aileen ha. Kaya baka mapatay pa yan doon. Saka pagsabihan mo yan ha. Hindi kahit sino-sinong lalaki ang inaano niya ha. Pag nabuntis yan, buang din. Paano na lang? Ba't ka umiyak? Bakit ka umiyak? Bakit ka nga umiyak? Bakit ka umiyak ba? Munuto ka na ng ulam mo. May bigas ka pa dyan? Marami pa no? Paghanapin mo ng trabaho yan sa Aileen. Ano na naman to? Ubus yun na talaga tong ganito. May ulang, may bagas pa baga o? Oh. Ano pa yung sako? Wala na. Maraling baga o. Tatlong ano na lang yun. Bigay mo yun kay ano, akin yung ano ulam niya. Siya na mag-ano yun. Oo. Oh, pwede mo tao. Ano dyan? Mag-inis ka ng bahay mo. Ang masam kakabalik ka. Inapang pati ay. Nilanon mo daw yung ano niya. Ha? Stop po. Asan kaya niya kinuha yung mga kwentong ganyan? No? Alam mo ayun, gustong-gusto kitang tamparusin. Ako lang, lalaki. Bugbog na yun sa akin kanina pa. Gusto kitang sampalin ayun. Alam mo ba yun? Okay pa sa'yo sa Robin eh. Tumagluto nito ma. Hmm? Okay, anong gagawin mo? Doon niya. Okay, Tainin, anong gagawin mo? Doon mo na, tiruin na yan. Mauwi na kami. Atid na namin yung request mo ha. Pag yan, maulingan ha. Sinasabi ko sa iyo. Ayusin mo lang. Bago mo ilatag yan. Kaya no? Tanggalin mo yung mga uling na yan. Nakikinig ka ba? Huwag mo akong mauo. Kasi pag yan naulingan. Hoy! Ano? Mamaya nga pink. Ano? Magkakain ko nga. Kailangan gusto mo tubig?
Maligo na ba yan? Hmm. Ah, paniguan natin sa Terowina. Hoy, naliguan ako kanina sa ilog. Man sa ilog ka naligo? Anong naisip mo? Para maiban. Alam na siguro na yung apat tayo. Kaya... Hey, di naligo, bubuhusan. Huwag kang tubig yan, buhusan natin. Yeah. Ay, Terowina, bubuhusan ko? Mm-hmm. Bang! Buhusan, kaya hindi ka naliligo. Hindi ka pa nagpasalamat. Hindi ka pa tinagpasalamat sa akin. Inupad ko pati yung request mo. Wala ka man lang pinapasalamatan sa akin. Meron na sa pamarawin. Hindi mo palaga talaga ako pasalamatan. Ano yan? Ba't yung medyas ka? Ano yan, Robin? May sugat ang paa niya. Patingin nga. Mabaho yan. Mabaho na nga. Mabaho pa lalo. Buti hindi naputol. Sayang naman. Nga pating powder pa dito. Ubos. Bakit? Asan yung perang binigay ko sa iyo? Sana sugat. Gusto ko malusip ng tis yung mapating gamaya. Paliit. Yan oh. Nahiwa okay. Sa... Yung tambol mo hanggang sa... buong paa. Nakawa na ito si Ruben. Maraming ganyan eh. Paling nanay. Kapatid, buo ka. Kapatid ko siya, nakakapagsilata. Kaya lang, nasalita. Bulaan. Ito nga, malas to sa lahat eh. Pagkasinungaling nga sa iyo na lahat. Nanirap ng buhay yan. Nakita mo yung sinabi ng mga kamag-anak mo? Ha? Mas lang pakialam sa iyo. Ano mangyari sa iyo? Kahit nabukan ka dyan ng gasol, maganda. Mas maganda. Pabor pa. Kasi ganun ka nakatigas ang ulo mo, Aileen. Hindi matigas ang ulo mo, Aileen. Maraming mang, ano sa iyo, kukuha sa iyo. Yung basher mo, baka gusto. Atin natin. Na, tingin mo. Huwag kang magpara-arte-arte. Kasi wala kang pamilya. Kala mo may tutulong sa iyo? Simula ngayon, Aileen, hindi ka nang bibigyan ng pera. At sabi yan ng kamag-anak. Si Rowena ang tutulungan ko. Huwag dito ka, makakakain ka sa mga bigay ko kay Rowena. Si Rowena ang malmahal ko. Kahit ako, malmahal ko si Rowena. Rowena, ligo tayo, Rowena. Rowena, gusto mo maligo? Ubusan. No. Naligo na nga doon sa ilo. Tingin nga. Tingin nga. Tingin. Hindi man ata. Buwang tubig. Ito na, ilag. Oh. Tapag ka pala eh. Ano naman to, Robin? Rowena, ayusin mo lang yung bigay ko ha. Na malaban mo yan, maayos ha. Usap natin, uusap. Gamit yan ang maayos. Ang walis mo, sayang ko. Oo nga, sabi. Ayusin mo yung buhay mo, Aileen ha. Mabay na. Ingat ka dito ha. May mas dito ha. Ha? Magaya mo sarili mo. Tulo na. Ingat tayo magkakahiwalay. Ang ganito ka lang. Ipagyan. Sana mga mga. Sana lagi mo ang ipaglasal kahit sa malayo. Ha?
Natutulog. Yes, natuloy na. Maraming salamat po, Tita Minerva, Ma'am Crispy, Mama Pilipina DB, maraming salamat po. Tsaka yung nagpalipad po kagabi, maraming salamat po. Ayan. Dito sa ating mga artista eh. Ayan, ating. Tama. And Ate Char, maraming salamat. Ate Nora. And ma'am, pa-support po ng channel. Ito yung Rivera Vlogs. And ano pa ba? Ate Angelica Flores, shoutout po. And Ate ano, Ate Leila Tina. Maraming salamat po. And shoutout po sa bachelor ko dyan. Wala po akong pakialam sa iyo. Mabuhay ka hanggat gusto mo. Pero pag lagi kang nambabas, wala kang alam. Pero hindi ko lang ano oh, kasi ikakasada daw ito. Ah, diba nga ito? Maraming ano dyan. Ha? Dating ito sa ablang. Diba ko lang, baka idol-direct yung ano. Ang palikot-likot pa. Hindi ko na alam. Bye-bye po. Maraming salamat po muli, Erwin TV Official. Sama po natin si EJ Tapular na gumagapang kay Arlene.